And it goes a little something like, you are a former actor. Hi guys, Tinting Dano here. Welcome back to my channel. So, ayun, section. Kagising ko lang. And kanina kasi is nagpa-OB kami. And I'm 36 weeks na pregnant. And 3 centimeter na ako. So, pinapa-admit na ako ng doctor. Pero dahil nga pandemic, diba? So, kailangan ng RT-PCR, ng ganun. And actually, yung sinasuggest niya, mag-antigen na lang ako. And then, mag-pa-admit na ako sa San Juan de Dios. Pero, asaway ako. Yan, ewan ko. Like, inisip ko na mag-ano na lang kami. Mag-Chinese gen. Magpapa-RT-PCR ako sa Chinese gen. Tapos, magpapa-RT-PCR ako sa Chinese gen. Tapos, hintay na may results. Then, magpapa-admit na ako sa Metropolitan na lang para mas malapit. Wala pa akong nararamdaman na kahit na ano. Ay, hindi man walang nararamdaman. May nararamdaman ako na ano, masakit yung pelvic bone ko. Hindi alam kung yun. Pero every time kasi natatayo ako, ang sakit niya, yung pelvic area, yun yung masakit. Hindi ko kasi alam yung feeling ng dinidismenorrhea. Kasi hindi naman ako dinidismenorrhea pag nagkakaroon ako. So, ayun lang, masakit lang yung pelvic bone ko, yung pelvic area ko. Yun yung nararamdaman ko. And hindi naman siya parang sunod-sunod. Hindi ganun. Tapos, contractions. Ano ba yung contractions yung naninigas yun siya? Pag naninigas na yun siya ako, hindi rin naman ganun kakasakit. So, hindi ko talaga alam yung feeling ng labor. If nagpo-false labor, baka ganun. So, ayun. Buti na lang ayos na yung gamit ni baby. Mamaya-maya ayusin ko na yung gamit namin. Para ready na kami magpunta ng hospital anytime. Sabi ko na lang sa asawa ko, if worst case scenario, if makaramdam na ako ng sakit talaga na medyo konti na lang yung distance, is magpa-antigen na lang kami. Antigen, and then, yun nga, sa San Juan de Dios na lang kami magpapadmit sa ER. Kasi yun lang yung hospital na covered yung doctor ko na tumatanggap ng antigen. Kasi dito sa Metropolitan, RT-PCR pa rin. So, ayun, update ko na lang ulit kayo. 2 hours later. Babe, love you. One nap later. Gumagalaw ba? Hindi ko nakikita eh. Gumagalaw ba kapag inaano mo siya? Okay. Mariana. Nagsusup-sup na nga. Ang gusto na kasing dumili. Para kang manika na maliit mo. Magkamang magkamukha. Hello guys, I wanted to introduce to you
My newborn baby, my first baby, firstborn, and my princess, and Brianna Pauline. Hello, baby. Brianna. So, ayun. Baby Brianna. Hi guys, so it is, oras na ba? 1:30 a.m. and April 4 yata. Hindi ko alam. Basta it's our like 4th day. Basta Monday ngayon. Friday ako na confine. So yeah, 4th day here sa hospital. And lalabas na kami mamaya. So, ayun. Gusto lang makita sa inyo ulit si baby ko. Ayan. So, yun. Wala lang. Masaya lang ako. And, medyo masakit pa yung sugat ko dito. Kasi, nasesarian ako. Dahil, dapat normal lang. Ang problema kasi is like 4 hours na ako sa labor pa. Hindi, sa operating room mismo. Tama ba? Ay hindi, bali 2 hours ako sa labor room. Tapos 2 hours sa operating room. Nagko-contract yung chan, nagko-contraction. Pero hindi siya ganun kalakas. Tapos lumakas siya ng like twice or thrice, pero hindi ko maramdaman yung feeling na napupup ka, kasi dapat to ganun yung mararamdaman mo para maire ka. So hindi ko siya maramdaman na ganun, parang sasakit lang siya ng ganun konti, then wala na, mawawala na siya. So si Doc nag-aalala na siya, kasi yung heartbeat ng anak ko is like pataas, tumataas. Nagpapump siya ng 180. Ganun, nagpapump siya ng 180. So, like, kailangan ko nang ilabas si Brianna. And then, after 4 hours, kasi 12 p.m. binaba na ako sa delivery or operating. 12 p.m. binaba na ako sa operating. Then, nilabas ko si Brianna ng 5:50. Nag-call si doctor ng CS ng mga around 5 something yata. 5 yata, ganun. Kasi yun, kinausap na kanya yung husband ko na baba, then taas, then baba yung heartbeat ni Brianna. So, nag-worry na si Doc. Then, gustong-gusto na talaga lumabas ng anak ko. Ano pa lang siya, 36 weeks and 1 day. So, gustong-gusto na niya lumabas. Then, nung nilabas siya, na-CS na ako. Tapos ganun pala yung feeling ng anesthesia. Grabe, like half ng katawan ko wala talaga maramdaman. And then nag-chills ako. Tapos ayun, nilabas ko na si Brianna. Narinig ko lang yung iyak niya. The time na nilabas kasi siya, nilinis muna siya bago siya pinakita sa akin. Tapos ako, ano na ako, alam mo yung groggy na ako talaga na. Gusto ko na matulog, gusto kong pumikit, pero hindi ako pumipikit. Ang sakit humatsinga. Napigilan ko yung hatsing ko na yun. So yun nga, groggy na yung feeling ko, pero ayokong pumikit hanggat di ko pa nakikita yung anak ko. So nilinis muna nila si Brianna, nilinis nila, and then pinakita sa ads, pinicturan nga kami. Tapos ayun, wala pa nga yung picture eh. Yung pala hinihintay ko yung picture namin dalawa. Ayun pala hinihintay ko, no? So yun, siguruhin ko sa residente. Tapos, pa ba? Ito ba yung share ko? Wala, sobra. Happy lang ng feeling. Ganun. Na, ayun na, nailabas ko na yung baby ko. Hindi ko na mapaniwala na may baby na ako. Ayun. So, happy naman ako kasi safe kaming dalawa ni Brianna. Okay kami. And
siya after namin lumabas sa operating room, dito na kagad siya sa room, magkasama na kagad kami dito sa room. Hindi na siya in-incubator or what, kasi okay naman lahat. Okay features niya, okay lungs niya, okay siya. So, yun, sobrang thankful ako kay Lord, kasi kahit early siya lumabas, 36 weeks, okay na okay siya. Tapos, nakakatawa kasi yung feeling na nagle-labor na pala ako. Hindi ko alam. Before kasi kaya pagpunta ng hospital, yung check-up ko kay Doc, first IE ko pa lang, 3 cm agad ako. So, sabi ni Doc, magpa-admit na doon ako agad, 3 to 4 cm doon kasi ina-admit. So, ako nagpasaway pa ako. So, hindi pa ako nagpa-admit, tumingi pa ako ng opinion sa iba. Kung kailangan na ba ganun? Kasi may mga nagsasabi na, hindi kaya pa yan, 3 to 4 cm. Kasi parang medyo nanginayang ako na, papasok kami ng hospital, tapos, hindi pa pala ang mga anak ganun, di ba? So, ang hirap pagpapauwiin ka pa. So, yun, 3 to 4 cm. Yun. Pero, same day nun, nung gabi, madaling araw na halos, nag-decide ako na, sabi ko, sige, ano na tayo, pa-admit na tayo. Sabi ko, ganun sa asawa ko. Kasi, tinimeran ko yung paghilab ng tiyan. Hindi siya masakit, pero ang tigas ng tiyan ko. So, every 20 minutes, tumitigas yung tiyan ko. So, sabi ko kay Dok, chinat ko pa si, tinex ko pa Dok ko. Sabi ko, Dok, ganito po, mihilam yung tiyan ko every 20 minutes. Sabi ko, sa'yo pa, admit ka na, ganyan. Pinagalitan ako. So, instead of sa Metropolitan kasi, RT-PCR yung hiningi nila. Ni-refer ako ni Doc dito sa San Juan de Dios Hospital. Kasi dito, antigen na lang. Dito na kami nagpa-antigen. And then, yun nga, hindi lang namin result. After my result, in-admit na ako. Ganyan. And then, kinabukasan nun, na-admit na ako dito ng April 2. Ay, April 1. Na-admit ako ng April 1 ng madaling araw. So, April 1, same day. Ay, April 1 ng madaling araw, mga around 1 a.m., 2 a.m. Inaii ulit ako, 4 cm na ako. And then, yun nga, na-admit kami, nagpahinga lang ako konti. And then, after nun, April 1, alas 12, pinababa na ako ni Doc sa labor room. Para daw mas mamonitor yung heartbeat ni baby. So, nung time na yun, dumating si Doc dito, mga around 1 p.m. yata, inaii ulit ako, ang bilis, alam niyo, hindi naman ako naglalakad, nakahiga nga lang ako the whole day, 6 cm na kagad ako, 6 cm, tapos after an hour, 7, basta nag-i-increase na siya, after an hour, 7 cm na agad, tapos nag 7 cm ako, pinapunta na ako sa, dinala na ako sa operating room. Parang magkatabi lang kasi yung labor room tapos operating room. Pero operating room na talaga siya. So, dinala na ako. Mga around 3 p.m. yata. Mga ganun 3 p.m. Nag 8 to 9 na ako. So, naka-open na yung cervix ko daw. Tapos si baby, yun nga. Nung nilabas ko nga si baby, sabi nito, patulis yung ulo niya. Patulis. Kasi, parang yung gusto nga lumabas. Tapos, sabi nito kasi sa reason, di ko siya ma-deliver as normal. Masyado daw shallow yung dadaanan. Parang masikip. Ganon. Tapos hindi pa makaire. So, hindi ko siya ma-push. Kaya ganon. So, yun. Baby. Ang baby ko. Ayan. So pretty. So, ayan. Sasamantala ko ng tulong yung asawa ko. So, ayun. Gusto ko lang i-share sa inyo to. Sa pamaya nalabas na kami. First day ni baby sa labas ng hospital. So, ayun. Overall happy. So, anyway.
update ko kayo pag nasa bahay na kami. So, hi guys. Ayun, nakauwi na kami. Actually, few days ago na kami nakauwi. Ngayon lang ako nakapag-video kasi, syempre, mami na medyo busy-busy na tayo, no? Ayun, kakatapos ko lang magpa-deden, magpatulog ng baby. Yung babying napaka-cute. Ayan. So, ano, ginawa ko na itong video na ito para naman meron akong ending. Gano'n. So, anyway, ayun nga. I think nakwento ko na naman na kung paano ako nag-labor, ganyan. So, sobrang bago sa akin ito. Siyempre, first time, ma'am. And, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kaibigan ko na nagbibigay sa akin ng advices. Ganun, and yung mga nagbigay ng mga, ano nila, ng mga, iiyok siya. Hello, Nat. Say hi to the vlog. Hello. So, yun. Happy ako. Simulang pinanganak ko siya, happy ako kahit, syempre, may mga pain kasama yon kasi cesarean ako. Tapos, wala. Iba yung mararamdaman mo talaga once na naging mommy ka na yung makita mo siyang, marinig mo siyang umiiyak. Ayun, wala lang. Gusto ko lang i-share. So, anyway, guys, thank you so much for watching and... Ang cute. Thank you so much for watching my labor vlog. Labor and delivery vlog. And yun. So, I think more vlogs with baby. Maybe. And, so, yun. Thank you. And don't forget to hit like, subscribe, and share this video. Bye! Mina Psycho Arigato!